Still there. Everybody, one. One. Two. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, gagawa natin ang reaksyon yung video na nilabas ni Larry Wheels kung saan mga kabakal, marami ang nag-request sa akin. Nagawan ko daw ng reaksyon yung kanyang ginawa. Kilala po mga kabakal si Larry Wheels sa lahat ng larangan sa bodybuilding. Sumali yan ng mga competition. Sumali na rin yan ng arm wrestling na sinalihan natin dati. Ngayon naman, sinusubukan niya at sinubukan na niya itong slap battle kung saan nga mga kabakal ay kinalaban niya yung heavyweight champion ng slap battle. Sinubukan niya na sampalin kung uubra nga ba ang kanyang lakas sa champion, at sinubukan niya rin magpasampal dito nga sa champion ng slap battle, at ito ang nangyari sa kanya. So tignan natin mga kabakal, gawa din ang reaksyon. Ito po ang clip ng video. Even all you got. Ah, so ito yung ano, susubukan one, niya yung lakas five, niya. Count down. Siya naman yung unang sasampal. Two. Three. Oh. Baliwala lang, pinain lang. Oh, no, no. My turn. Mahina. Hindi umubra. Grabe, no, kahit anong laki ng katawan ni Larry Wheels. Hindi man lang naramdaman yata. Okay, ngayon. Siya naman. Tao, umano. Tao. Nakayanin niya nga kaya. Tao. Shit. Let's go. Hold up. Your mouthpiece? Mouthpiece. Yeah, we want to keep it. Grabe yung ano, no? Grabe siguro yung kaba ni Larry Wheels dito. So kailangan mayroon ka talagang mouth guard na. Everybody, one! One! Two! Three! Yun! Bagsak! Sa panga, tsaka sa leeg tumama. Hindi niya kinaya mga kabakal kasi panga eh. Panga at saka liig yung tama. Malamang nahilo-hilo pa yan. Got it, Larry. Uy, nakatayo agad. Let's go, baby! Let's go! Grabe yung recovery din yun, no? Let's go. Eat that shit. So yun nga mga kabakal, yung video na ginawa ni Larry Wheels. Actually, pag pinunod nyo yung full video niya, ay pinakita rin doon kung paano nga ba nagwa-warm up, nagte-training, yung mga sumasali ng slap battle. At ito ang champion ng heavyweight slap battle ay nagkaroon siya ng pagkakataon na itanong yung mga ginagawa at doon nga ay naituro. At dito nga ay pag-usapan natin yung the way ng pag-slap nila. Kasi si Larry Wheels, kung makikita ninyo, nung siya ay sumampal na, ay nakikita niya naman sa pisngi yung tama nung kanyang sampal. Pero, yung sa heavyweight champion mga kabakal, alam natin na kitang-kita naman na tumama ito sa panga at sa leeg. Allowed nga ba yun mga kabakal? Yung ganong klase ng sampal? Honestly mga kabakal, pag sinabi talagang slap battle, dapat talaga sa pisngi ito. Pero kasi minsan yung mga fighter ng slap battle ay tinetake na nila yung pagkakataon na magkaroon ng penalty or ng foul. Kasi kapag nagkaroon kayo ng penalty or foul sa slap battle or kahit ano namang sports yan, deduction yan sa puntos ninyo. Deduction yan sa score ninyo per round. Yun nga lang, kahit magkaroon kayo ng deduction per round or sa puntos ninyo, sa laban ninyo, eh, mataas pa rin yung chance na kayo ang panalo, lalo na kapag na-knockdown, na-knockout, at hindi na nakalaban yung kalaban ninyo. So, ginagawa talaga nila yun. Pero para sa akin mga kabakal, dapat talaga yung sampal sa slap battle ay sa pisngi. Tatama talaga yan sa panga. Kasi nga naman, malaki ang ating kamay. Diba? Malaki ang kamay natin.
Mahahaba ang ating mga daliri at possible talagang tumama yan. Hindi may iwasan tumama sa panga. Pero kasi kapag intentional na talaga, panga at leeg, deduction points na kagad yan. Deduction. Paano kung gagawin mo nga yung sa panga at sa leeg, pero hindi mo naman mapabagsak yung kalaban mo, talo ka na kagad sa round na yun. Kasi ang slap battle ay usually 3 rounds siya, ng championship ay 5 rounds. At ang rules natin dito sa bansa natin ng slap battle, na ginagawa natin ng slap battle, 3 rounds. 3 rounds kabilaan yung sampal. Ganun ang ginagawa natin. Dalawang sampal per round, kaliwat kanan, tig-isa. Tapos 3 rounds natin gagawin yan. Tapos kailangan pag sumampal sa pisngi, hindi pwedeng naka-target kayo sa panga at leeg. Well, pwede mong gawin, pero deduction yon or foul yon. Kaya, mas maganda kung syempre, kung sa pisngi ang iyong sampal, hindi naman talaga may iwasan tumamay sa panga. At syempre, mas malutong kasi yung tunog ng sampal kapag tumama sa pisngi. Although tumatama talaga yan kadalasan sa inyong panga, dahil nga malaki ang ating palad, malaki ang ating kamay, tatama yan. Pero dito sa ating slap battle sa Pilipinas, hindi mo pwedeng gawin na panga at leeg ang sampal mo. Kailangan pisngi at panga. Parang ganun, pisngi at panga, kasi aabutin talaga yung panga mo dyan. Pero ganun pa man, napakaganda ng pinakita ni Larry Wills, na kahit siya ay bumagsak, which is talagang babagsak siya, kasi unang-una, mas mabigat sa kanya yung kanyang kalaban, at the same time, champion pa ito ng slap battle. Kaya, babagsak, at matatalo ka talaga. Pero, dito ay makikita ninyo na kahit itong si Larry Wills na sikat na bodybuilder, ay sumasali na rin ng slap battle, dahil alam niya na ito ay magandang sports. At sa mga gustong sumali dyan ng slap battle, syempre magsimula na kayong mag-training, para nga naman kapag kayo ay sumali na dito, ready na ang inyong panga, diba? Pero ano ang inyong opinion, mga kabakal, dito sa ginawa ni Larry Wills? Kayo ba'y agree na ang bodybuilder ay sumali ng slap battle? Na kailangan pa ba ni Larry Wills sumali ng slap battle? Sikat na siya. Ano ang inyong opinion? Gusto ko marinig. Comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila.